tatanghalian po tayo ng talong. Inihaw ko lang para mas mabango at saka yung maliliit na ganyan. Mas masarap kasi ulamin pag yung medyo maliliit. Bubot, kung tawagin. Lalagyan ko lang po ng spring onion. Pinahit ko na. Sinamahan ko nga po pala ng inihaw na sili para may kaunting pampainit. Mayroon na din akong labuyo. Ngayon lang po natin na madaming kamatis. Enselada. Tawagin yung iba, nilalagyan nila ng gata. Gata ng niyog. Pero sa pagkakataong ito, kalamansi lang ang aking gagamitin pampaasim at saka baguong, hindi ko po nalalagyan. Kalamansi. Dapat talaga sa ensilada yung medyo maasim. At paparisan ko lang po ng daing na bangos. Para mayroon namang isda. Kaunti lang na baguong. May lang kanting alat. Ito po yung aking panulak. Buko. Tatanghalian po tayo. Thank you Lord sa panibagong biyaya na namang nasa aming harapan. Nilalabit po namin ng pasalamat. Sana ito basbasan at magamit, magbigay ng lakas sa aming pangatawan, magamit sa aming pangako. In Jesus name, Amen. Kung wala kang maisip na pangulam dyan, pwede nyo po na din po ito subukan. Meron nga po pala yung labanos. Yun o, yung puti kanina, labanos. Kakamayin ko na, halo yung mas masarap po dyan yung medyo nilalamutak. Pasaysa na, medyo ma... uling-uling pa yung kuko ko, gawa nga ng pag-iihaw ko kanina ng talong. Quality. Pwede nyo rin po lagyan niya ng luya ng pandagdag bango. Nakayudang ko na po yung kanina. Ensilada. Manamis-namis na ensilada. Alat, asim, tamis. Halo-halo po sa bibig. Ang sarap. Pag ganito ang ulam, kain. Ayos na naman, pwede naman po ulit magpapawis mamaya. Pagkatapos kumain.
Cheers po sa ating lahat. Thank you. Mga kanayon.